Alright, good morning guys. So, nandito tayo ngayon sa may Magellan Cross. At dito tayo binaba. At nakita natin itong island souvenirs. And kung gusto nyo bumili ng mga high quality na Cebu t-shirt na souvenir, ay pwede kayo bumili dito. Maraming beses na tayo bumalik dito. I think panglima na namin to. Pero ngayon, after 7 years, bumabalik kami dito. And kanina, meron tayo nakitang sumasayaw at dinadasalan nila yung mga inaalay na kandila dito. Okay guys, so nagsindi tayo ng kandila para mag-wish. And magpasalamat na rin dahil nakabalik tayo dito sa Cebu. Bibisitahin na rin natin yung rebulto ni Santo Niño pero bawal mag-picture doon. Okay? So, babalitan ko na lang kayo kung saan tayo pupunta after natin dito. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa Cebu Metropolitan Cathedral. Kanina galing tayo sa may Santo Niño Church at Magellan Cross. At mula dito, malapit na rin yung kanilang pasalubong center na Shamrock. At mamaya, papakita ko sa inyo. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa Shamrock para bumili ng mga pasalubong. By the way guys, itong branch na to ay malapit lang sa cathedral at sa Santo Niño Church. Okay guys, so nandito na tayo sa may San Diego Ancestral House. Actually, walking distance lang siya sa Cebu Heritage Monument. So sabi nila meron daw entrance fee na 100 pesos, kaya try natin pumasok. Okay guys, so merong portrait dito. Siguro ito yung may-ari nitong bahay. Okay guys, so sabi ni Kuya, pwede mag-video and picture dito as long as hindi tayo makakabasa. Okay? And ang entrance fee nila ay for only 100 pesos. Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa kanilang second floor. So, sobrang ganda ng mga gamit nila. Mararamdaman ko talaga yung mga sinuot ng panahon. At meron tayo nakita dito na baby crib. Okay. Sobrang ganda. And sa area na to, dito sa bedroom nila, medyo nakaramdam tayo ng mabigat. Nangilabot tayo dito. Medyo tumaas yung mga balahibo natin. And dito yung kanilang bedroom. Ito yung kanilang kama. So kung mapapansin natin na sobrang luma na talaga yung mga gamit dito. At sobrang ganda.
mayroong mga picture dito. I think ito yung pamilya na may-ari. Sobrang ganda talaga dito. Sa labas, mukhang maliit, pero pag nasa loob ka na, ang laki pala niya. At itong salamin, sobrang laki. Okay? Siguro may nakatira na dito. Napaka-antik niya. And mayroong piano dito. Okay guys, so pababa na tayo dito. Danda lang tayo. So kung pupunta kayo dito sa may Cebu City, I suggest na puntahan nyo to at huwag na huwag nyong kakalimutang bisitahin. At meron lang siyang entrance fee na 100 pesos. At sobrang sulit niya dahil makikita nyo yung mga sinunang mga gamit nila. Okay? At mapapansin nyo na sobrang luma na talaga nitong bahay at na-preserve nila yung structure nitong bahay. Okay? Okay guys, so di ko alam kung pupunta pa ba tayo ng Park San Pedro. Dahil sobrang lakas na ng ulan. A few moments later. Okay guys, so dito na tayo sa harapan ng Park San Pedro. And I think mahaba pa yung pila para doon sa ticket. Pero ibababa ko lang tong payong. Okay guys, so nandito na tayo sa loob ng Port San Pedro. And then tinanong natin kung meron sa entrance fee, sabi nila meron. And tinanong ako kung sinong kasama ko, sabi ko ako lang mag-isa. And sabi nila free na lang daw. Okay, and I think siguro dahil ako lang mag-isa at the same time, magsasara na sila ng around 5 p.m. at nasa port 12 p.m. na. Okay, so thank you. Alright, so lakad-lakad pa tayo dito. Alright guys, so pabalik na tayo ngayon sa hotel. And kung papansin nyo, sobrang lakas ng ulan. Kaya basang-basa talaga tayo ngayon. And higit sa lahat, sobrang traffic.